sine, but when you see public school students wonder in awe, sabihin niyo po, ay talaga, there's future, there's may pag-asa sa bayan natin. And lastly, now I'm also teaching public school teachers. No? At isa po dun sa napuntahan namin ay itong Payatas. Ang pangalan po ng eskwelahang to, Lupang Pangako. What's so distinct about this school is that katabi niya po yung dump site. So talaga pong umaalingasaw. When I was there, para po akong maduduwal, no? Yung mga teachers nagpapahid, para pong pag may harap ng cadaver, yung nagpapahid ka ng mint, they do that, no? And the principal is Mr. Estorco. He described his school. Sabi niya, what makes Lupang Pangako unique is the distinct and powerful smell that comes from the Payatas dump site. As Mr. Estorco puts it, the face of poverty is so vivid in the area. Ang dami po nila, nag-uumapaw po yung mga estudyante. Pero magugulat ka, no? When you see teachers during our teacher training, and when you see teachers so passionate enough for them to learn how to care, how to build caring communities in their schools, sabihin mo, grabe, no? Finding God in all things. And you see God in the faces of those teachers. Alam niyo yun? Maski umaalingasaw na sa Lumang Pangako, nakangiti pa rin. Nung nakita ko sila, sabi ko, outstanding. Pagpasok namin doon, sabi nila, sir, pasensya na po kayo, no? Talaga pong masama ang amoy dito, pero nakasmile. No? Sabi ko, day in, day out, yun po ang nakakasalamuhan nila. And I am overwhelmed with that, no? And therefore, sabi ko, how can I not serve God? No? When I look back my own life, I find God in the stories of my life. And now that I am 30 years old, I discover, and dami ko pang hindi alam, that as I serve God, God is revealing Himself continuously to me. And with the people I encounter, okay, and with the people I encounter, finding God in all things, I find God in them. And in times of desolation, no, hindi naman po mawawala yung times of desolation. This was shared to me by one of my mentors, si Father Carmelo Caluwag. He was my principal back when I was in high school. Sabi niya ito, no? What we have done will not be lost to all eternity. Everything ripens and becomes fruit in its own hour. Pag teacher ka po, di ba? Sabi mo, may pag-asa pa ba? Public school system? When you see the public schools, minsan kung paano pa yung budget nila sa field trip, marami pang cuts. Sabi mo, may pag-asa pa ba? And then I turn to these words. No? And in times of consolation, one of my idols is Pedro Arupe. No? Why do I continuously serve nang walang kapaguran? Because I take heart what he said. No? Tiene ustedes, usted la eternidad para descansar. You have eternity in which to rest. Father Arupe, no? You have eternity in which to rest. And in the end, our prayer remains to be, as we journey along and as we struggle and celebrate to find God in all things, our prayer remains to be, in everything, love and serve the Lord. Thank you very much and have a pleasant afternoon. Thank you, John Pao. Actually, aamin na ako. Ako yung nagbayad ng tuition mo. So, kailangan ka na mag-compose ng song para sa akin. Okay. Baka maniwala. Joke lang po. Thank you for that very... ikaw nagbayad. Hati kami. Pwede ba yun? Oh, hati na lang. Okay. Kung sino pa pong gustong makihati, magsabi na lang. Yun. Maraming salamat for the very personal and touching sharing. We go to our third speaker. We're very pleased to have her with us as speaker this afternoon. She graduated from Ateneo de Manila in 1991, AB Communication.
And she finished as departmental awardee for leadership, academic excellence, and community service. She obtained her master in business administration also from the Ateneo in 1997. And she now works with the ABS-CBN Integrated News and Current Affairs as program host, anchor, and news correspondent. She has covered news ranging from Malacanang, the Senate, House of Representatives, and the Bayan Mo Ipatrol Mo Citizen Journalism. We welcome Ms. Jing Castañeda. Good afternoon. Good afternoon. Tayo naman tayo para mag-stretch tayo ng konti. Parang sarap matulog. Tumulog ba? Ikaw kasi nag-mic test. Can we all stand up and stretch for a while? Ayan. Ginagawa namin ito lagi dun sa aming BMPM, Bayan Mo Ipatrol Mo. Ayan. Tapos sasayaw. Hindi, loko lang. Okay na. Stretch, stretch, stretch. Okay, sige. Isa pa. Turn to your, tama ba? Right. Yan, right. Right. Put your arms on the shoulders of the one in front of you. And then masahiin nyo naman. Ayan. Yung mga bata dun sa Bayan Mo Ipatrol Mo, tontuwa, natcha-chancing nga nila yung mga crush nila. Ewan ko dito, mayroon pa ba ditong gusto man chancing? Parang matanda na tayo masyado para mag-chancing. Oh, sa kabila naman, sa kabila naman. Ayan, okay. Para mabuhay yung mga dugo. Ayan, oh, pwede na umupo. Buhay na, nakangiti na. Kasi walang pagkain eh, kaya kailangan eh. Bawal ba kumain? Ah, okay, akala ko may exception eh. Yung remote. O sige, ano muna tayo, roll call. Sino ba dito estudyante? May mga students ba? Naiiya kayo, kayo pinakabata, taas ang kamay. Oh. And then, oo nga eh, walang budget. Isa-isa natatanggal. Tingin ko, ikaw. Ikaw, malas. O yan, so meron tayong students. As in like, currently you're enrolled in Ateneo. May comm arts ba? Ayun, meron din. Okay. So next to, sige, sino yung batch 2010? Ayan yung mga 23 years old and above. Meron? Wala. Okay. Batch 2000 and above. Mga 33 years old. Ayan, si Mir. Calm then. So we have a few. Parang matanda yata yung batch natin dito. Batch 1990 and above. Doon, pasok ako. Sino mga kasama ko? Ayun, naiya pa. Oh, ayun sila. Okay, naku. Sino yung below batch 1990? Yun palang majority. Ayun ang majority. Okay, so makaka-relate kayo sa sasabihin ko. Kasi hindi kayo magtataka kung ano ang pager. Diba? At kung ano ang 3310. Kayo, alam nyo ba yon? Yes. Aba, alam nyo rin. Mabuti naman. Kasi ibang mga bata parang pager, 3310, ano yun, diba? Hindi nila maintindihan. So at least nakaka-relate. Okay. So yun nga, sabi nga ni John Pao, no? Binigyan kami ng napakahirap na trabaho. Ignatian Festival. How has your Ateneo Jesuit education and spirituality helped you contribute to nation? Hello, ayan, okay. So kanina nag-roll call ako sa batches kasi, di ba, parang what makes us distinctly Ateneans depends on the shared experience, di ba, with our batch. Like, kami, yung bachelor Ina, si Father Nono, batch ko yan eh. Yung mga kulay ko, kids, di ba, merong admi kids, bench kids, yung binanggit kanina ni Father Jet, yan. Ngayon daw, wala nang ganun. Ano na ngayon? Wala na raw ganun eh. Ha? Tapos ano daw? Wala nang kulay ko eh. Ginibana. MVP building na siya ngayon, 'di ba? Oh. Tapos ang time namin nandiyan si Chris Aquino, Lea Salonga at si Eric Kizon. Ayan, yung mga naglalakad-lakad sa ano noon eh. Ngayon ba sino? Sino bang mga may mga artista ba tayo ngayon? Mga celebrities ba tayo? Sino po? Ay. O oh, sige, sino? At saka syempre si Kiefer, diba? O oh, ayan. Nung batch namin, yun yung 87-88, yun yung first back-to-back.
Ngayon, syempre, 5 feet na. Diba? Ang yabang na. Masusundan pa ba? Alamin. Diba? Kailangan maniwala. Believe, sabi ni St. Ignatius. Diba? Believe. Mary, we believe. O, diba? So, yun yung mga may pampanggenya noon. May love bus. Alala niyo po ba yung love bus? Naku, namimiss ko yung love bus. Oo, diba? Kaya wala nang, ano ngayon, parking eh. Ay, kaya wala nang, dahil wala nang love bus. Noon, diba? Sabi nga nung husband ko, si Nonong, ayan, nandito siya, syempre, supporter, Nonong Velasco. Atenista din po yan. Sabi niya kasi, noon daw yung joke nila, ano ba naman tong Ateneo? Ang hirap ng ME, hirap ng BMH, hirap ng Eco H, ang hirap. Sa Lasal, ang mahirap parking. Diba? Sa Ateneo, mahirap na rin ang parking. Diba? So yun yung mga pagbabago sa generation. But through the years, syempre, diba, meron pa rin consistently Athenian about us. And then during the course, like from the time I found out I was gonna speak, may mga tinatanong-tanong ako dyan, mga yung kinover ko, yung mga informal settlers. Sabi ko, ma'am, nay, ano bang palagay nyo pag sinabi kong Athenista, ano bang papasok sa isip nyo? Tapos pati yung mga senador, nung na-assign ako sa Senate, si Senator Lacson, ano bang naisip mo pag sinabi kong Athenista? Yung mga random survey. Of course, hindi yun scientific, di ba? So, yung mga lumabas, magaling, matalino, elitista, o, di ba? Mahusay mag-Ingles, mayabang. Palagay ko, lasalista yung natanong ko dyan. Mayaman, ayan, may ganyan ding concept, may ganyang konsepto. Of course, UAAP champions at karibal ng Lasal. Of course, yung blue, yung eagle. Yan yung mga constant answers. For me, yung daddy ko Athenista rin, then I have brothers or Athenians. So yung pagka blue eagle talagang tatak na tatak yan sa isip ko. 'Di ba? Meron tayong gym na may blue eagle. Tapos tuwing blue bubble, yung blue bubble battalion sa UAAP, may eagle na, 'di ba? Tinatakbo-takbo nung paikot-ikot. Talagang blue eagle. So when I graduated, that was my concept on what it means to be an Athenian. You stretch your wings, you flex your muscles. Kailangan pakita natin ano ba ang maging Athenista. Kailangan magtagumpay, hindi pwedeng hindi nakakahiya Athenista ka, 'di ba? Oh, sayang naman ang tuition ni mama at ni papa. Oh, so service is incidental. Sa totoo lang, of course, yung time na yon uso na yung motto na men and women for others. But really, when you graduate, like kayo pag-graduate nyo, diba, ang isipin nyo, kailangan magtagumpay, kailangan kumita. Hindi nyo agad iisipin na kailangan mag-serve. Unless magpapari kayo. O magja-JVP. Diba? Diba, to be honest about it. Diba? Sabi mo, ay, magsa-serve ako. Weh, diba? Hindi naman totoo yun eh. Sabi ng generation ngayon, weh. Chuba-chuba lang yan. Ayan, diba? So, yun yung ako when I graduated. Diba? But of course, alam mo naman, kailangan mag-serve. Pero, ano na yun? Tsaka na yun. Kikita muna tayo. So, through the years, syempre, excited ako. Kaya nga ako nag-media eh. Talagang gusto ko maging reporter. Even in high school, I was the editor-in-chief dun sa aming newspaper, sa Guido. Very active ako. I really wanted to be a reporter. So, excited ako. Sige, at ako kahit ano kaya ko. May rapist dyan. Interview ko yan. Kaya ko yan. Oh, may mamamatay tao sa morgue. I-embalsamuhin yung biktima. Kaya ko yan. Papasukin ko yan. Akin na yung camera. Diba? Yabang ko. Oh, may ambassador. I can talk to him, you know. I'm an Athenian. You talk to me about GDP, GNP, whatever, I can do that. Athenista, di ba? So yun yung kailangan kong patunayan, na kaya ko yan, Athenista ko. Ayan. After a few years, as always, yan yata yung curse, eh, di ba? Hindi yan mark of an Athenian, eh. Curse. Yung mahilig tayong mag-reflect, lagi tayong nagmumuni-muni, sabi nga ni Father Ferriols, di ba? Who am I? Why am I here? Nagme-meron ka ba? Yan yung favorite ni ano nun, Father Ferriols, tsaka ni Eddie Boy Calasanz eh. Nagme-meron ka ba? Pag-isipan mo yan. Nagme-meron ka ba? So there was a time in rest. Ayaw tumunog, wala talagang budget, teka. One, two, three. So after a while, I became restless. Parang,
there's got to be more to, di ba? Reporting, hindi naman pwedeng puro mga reports, news stories lang, hindi naman pwedeng pera o katanyagan yung iisipin mo, di ba? So, ano kaya yun? Ano kaya yun? So until I was assigned to Real Quezon. So kung yung hindi binayaran ang tuition fee mo, yun ang turning point mo. Ako yung nagpunta akong Real Quezon. Mga 2004, of course, ngayon meron na tayong Sendong, meron na tayong Ondoy. Pero during that time, that was like the first really, really bad disaster. And ang daming namatay dun sa Real. And it was, we had a difficult time penetrating. We were the first, hindi ako nagyayabang, pero sa totoo lang, we were the first news agency, news network, na nakapasok sa Real. Kasi at that time talagang hindi ka na makalipad dahil may bagyo pa rin. Tapos wala kang madaan ng tulay. Lahat talaga bagsak. So that was my turning point. Kasi kami yung unang-unang nag-report na ang daming bangkay. Kitang-kita. So meron dong natrap sa isang building. Gumuho yung building. May mga natrap na mga tao. Hindi alam kung may buhay o may patay. Pero hindi makapasok yung mga sundalo. Sila kasi yung titibag ng building. Dung para makita ko may buhay o may patay. Hindi sila makapasok. So, yun yung report ko. Sabi ko, hindi pa po alam kung buhay pa ba yung mga naririto. Pero yung mga kamag-anak nila na may bit-bit na martilyo, pinagtsatsaga ang martilyuhin yung bubong nung bumagsak nung nag-collapse na building. Wala silang kahit ano eh. Piko at martilyo. So, pukpok sila. Sila lang eh. So, yun yung video na pinakita namin. Diba? Mga families, children, mothers, fathers, umiiyak. So, yun yung pinakita namin, yung report namin. So, the next day and the coming days, syempre, follow up, diba? So, lakad kami. Walang sasakyan, wala lahat. So, lakad kami. 8-hour walk going to that area. So, on the way, may nasalubong akong minero, taga Benguet Mining. Sabi ko, oh, Manong, ba't nandito ko kayo? Ay, ma'am, nag-volunteer po ako, sabi niya. Kasi napanood ko po yung report ninyo, sabi niya ganun. Sabi niya, marami po kami, taga Benguet Mining. May dala ho kaming equipment, tutulungan po namin yung mga natabunan para ho, baka ho sakaling may buhay pa. Di talagang tinamaan ako, sabi ko. Kasi usually, pag gagawa ka ng report, ibabato mo na yun sa ere. And then of course, you'll hope and you'll think, and baka may nakapanood, baka may tumulong, baka may umaksyon dahil dun sa ginawa mo. Pero ito, sinabi sa'yo, na dahil sa'yo, kaya siya nag-volunteer. Dito ang tuwa ako. Sabi ko, talaga ho. Naku, marami naman pong salamat. And true enough, dami nila until nasundan na. And then eventually, nagdatingan ng mga sundalo. And may na-rescue. Isang nanay, isang lola, at tatlong mga bata. May film clip akong ipapakita. Para lang maisip ninyo, no, how bad it was. How bad that tragedy was. And last year, ABS-CBN TV Patrol went back to that area. We placed a marker. Tinatawag namin yung body tandaan para magsilbing alaala dun sa mga naroroon at kahit sa ABS-CBN kung ano po yung nangyaring trahedya. So ito yung ni-report namin last year. Sige, mamaya na lang, balikan na lang natin. Ayan, BLC. Yun. Sa patuloy po na pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng TV Patrol, pinasinayaan sa Barangay Tignuan, Real Quezon ang 7th balitandaan ng TV Patrol. Isa po ang Real Quezon sa mga pinagrabing sinalanta ng Bagyong Winnie noong taong 2004. Nagpapatrol, Jing Castañeda. December 1, 2004, tumambad sa ABS-CBN ang kalunos-lunos na eksenang ito. Mga pamilyang naulila at binalot ng hinagpis. Matapos salantahin ng bagyo ang poblasyon ng Real Quezon.
mga nakahambalang na mga troso, mga bahay na tinabunan ng makapal na putik at landslide, mga tulay na giniba ng rumagasang tubig. Ang ABS-CBN ang unang nakapasok noon sa bayang ito na na-isolate na. Hindi makapasok ang mga donasyong pagkain at tubig. Dito sa Barangay Tignuan sa Real Quezon, halos 100 residente naman ang na-trap nang gumuho ang gusali ng repador. Inakalang patay na sila, pero matapos ang 10 araw, himalang na rescue sina Lola Maria at tatlong mga bata. Namumutla, gutom at uhaw. Ang napo ko, pero may salita nanay, huwag ka nang umiyak. Mabubuhay tayo, ayaw ko pang namatay eh. Pero nanlalambot man ang kanilang pangangatawan, hindi naman sila pinanghinaan ng loob. Maligayang maligaya po at binigyan po ako ng pangalawang buhay ng Panginoon. Maraming mga taga Quezon ang pinadapa ng kalamidad na ito. Pero tulad ni Lola Maria, nakabangon silang muli. At sa pagbabalik-tanaw ng TV Patrol sa nangyaring trahedya, muli kaming nagkita ni Lola Maria at ang iba pang mga lokal na opisyal ng Real. Isa po sa nakatuwang namin kung bakit nakabangon ang aming barangay ang ABS-CBN, lalo na po ang TV Patrol. Pinasinayaan din ang TV Patrol Balitandaan. Magsisilbing paalaala sa ating lahat na pangalagaan natin ang ating kalikasan. Dahil sa proyektong 25 para sa kabayan ko, nabiyayaan si Lola Maria ng sari-sari store at bigasan para makatulong sa kanyang patuloy na pagbangon. Matapos ang 7 taon, naging sentro man ng trahedya ang Real noong 2004, sa likod ng hinagpis ay ang kabayanihan, pag-asa at pagbangon na patuloy ding nakaukit sa ating mga alaala. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Sa patuloy po. So when I covered that, I didn't know I was pregnant. So when I gave birth, we named her Rhea. After Real Quezon, because that really was how important that coverage was to me. Ang hirap po maging reporter. At hanggang ngayon, pag nag-iisip ako, magre-resign na ako. Ayoko na. Lagi kong binabalikan yan. Kasi talagang napaka-konkreto na tugon dun sa binalita ko. At palagay ko kahit paano nakatulong kami dun ho sa pag-rescue ng apat no, na survivors. So mula nun, medyo nagbago na yung pananaw ko. Bawat storya, bawat report. Dati kasi inisip ko, ay, exclusive dapat. Ito dapat. This is the end. This is the goal. But yung pala hindi. It should be the means to an end. And the end should be to serve. The goal was to make a difference, to move people to action, to change lives. And serving should not be just, you know, an incidental thing. It should be our aim, our target, with every story that we make. So the image of the Blue Eagle, ayan, yan yung image talaga sa akin eh. In fact, I made a write-up about that dun sa MBA ko, tuwantuwa yung teacher. Kasi talagang yung image sa akin noon ng Ateneo, Blue Eagle, lording the skies, hunting, di ba? Searching for its prey. All-powerful, almighty. And yet, you know, that should not be the image of an Atenean. It should be the image of Saint Ignatius. Di ba? Humbly kneeling down, offering his sword to the Lord in loving service. Ano nga ba yung kahulugan ng maging isang kawal ni Ignacio? Lalo na po sa isang bansa na napakaraming naghihirap. Diba? Yung out of 100 students in grade 1, only 40 finish high school, only 12 finish college. Sa ganong scenario, tama ba na sabihin, hindi ako marunong, hindi, mali pala. I don't speak Tagalog, I only speak English. Because I'm from the Ateneo and I have the Arneo accent. Diba? Parang medyo may disconnect na eh. Diba? Iba na yung dati at yung ngayon. Okay. I'll end my talk with two final one-minuter video presentations. Ayan. This is the heart of the campaign of Bayan Mo Ipatrol Mo. It's something I personally believe in and it's such a blessing that it was given to me. Lumabas sa Bayan Mo Ipatrol Mo.
Lumabas sa Bayan May Patrol mo noong October 11, 2012 ay ganito na ang itsura ng aming paralan. May CR na at natapos na rin ang kanyang pader. May pintuan na. May jealousy na rin ang kanyang bintana. At tuwing umuulan, hindi na kami nababasa at natutuloy na rin ang aming klase. Sa patuloy po na pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng City Patrol. So yun yung actually baliktad. Yun yung, hindi, utahin natin to. Go. Ako si Junicio Cambangay, ang Bayan Patroller ng Hambabaran High School. Sa kasalukuyan, ito pong aming paralan ay wala pang pader, sirang upuan, at sa tuwing umulan, pumapasok po ang tubig at mababasa po ang mesa ng aming guro. Pati na din ang aming blackboard. Ang naupuan niya ay nababasa. Yung iba hindi inuupuan dahil sira-sira. Makikita din natin ngayon ang sistema ng grade 7 sa tuwing umuulan. Ang ibang upuan ay hindi nila inuupuan dahil nababasa sa ulan. Yung iba ay nagsisiksika na lamang at nagsisiksika na lamang sa isang upuan dahil hindi nila maupuan ang kanilang upuan dahil nababasa ito kapag umuulan. Pupuntahan natin ngayon ang aming CR na hindi pa lamang natatapos. Ito sa mga materyales. Ito po ang sistema ng aming CR na hindi pa lamang natatapos dahil sa kakulangan ng materyales. So that's our BMPM, Bayan Mo Ipatrol Mo. So we go to the provinces, kahit gano'ng kalayo, kahit gano'ng kalayong barangay, we try to empower children or whoever, kahit mga lola, may mga bayan patroller kaming lola. By empowering them, we try to make them realize that you can't do something in your situation. Huwag nyo iasa sa gobyerno, huwag nyo iasa sa iba, kaya ninyo. Si Junicio, wala siyang Arneo accent, di ba? Hindi siya Tisoy. Oh, pero, nag-attend siya ng training namin. After niya umattend ng training namin, itong ginawa niya, kinuna niya ng video, yung kanyang eskwelahan, pinadala niya sa amin. After namin i-report, may mga tumulong, etc. At yung video kanina, yun na yung kinalabasan ng school. So, my point is, as a soldier of Ignatius in media, actually kahit who kayo, hindi lang kami. Kasi may non-traditional media eh. Ito na yung social media, ito na yung ginawa ni Junicio na cellphone video lang, yung mga tweets na yan, Facebook na yan. Diba? Whether you're traditional or non-traditional media, tayo po, we should not be the eagle, the soaring eagle. But we should use media to do our share in mending the spirit of the helpless. Yung mga tulad ni Junicio, we try to empower them so that they can be the ones to soar, so that they can learn to dream again. Kasi yung marami sa mga kababayan natin nakalimutan.